Alam kong maya't maya natin pinag-uusapan yung Casimero versus Inoue, pero ang katunayan po baka po hindi pa maglaban yung dalawa. Dito po sa video na ito, sasabihin ko sa inyo kung sino yung tunay at sa tingin ko makakalaban ni Naoya Inoue sunod. At napakalaking chance po. Pakinggan niyo po ito ha. At mga kapawkas, mga boxing fans, mga Casimero fans, bago kayo malungkot at bago kayo magalit, tapusin muna natin itong video na ito bago kayo mag-comment ha. Sasabihin ko naman sa inyo na sa tingin ko ha, mangyayari pa rin yung Casimero versus Inoue, yun nga lang sa tamang panahon. At ngayon po ay hindi pa tama ang panahon. Okay? Ako po si Pao Salud ng POWCAST SPORTS. Baka hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel na ito. Kwentuhan, balita at alam mo na, mga chismis din sa boxing. Marami tayo niyan dahil marami tayong kakalalang boksingero. Subscribe, hit that notification bell at okay, simulan na natin ang usapan ha. Bakit ba hindi pa si Casimero yung makakalaban nito ni Naoya Inoue? Atat na atat na isang bayanan at atat na atat na rin si Jandriel Casimero. Simple lang naman yung sagot dyan. Sabi ni Baba Arom, be patient daw mo. Be patient. Hindi daw afford ni Baba Arom na magpa-event ngayong pandemya. At dahil hindi niya kayang bayaran niya. Diba, malaking kita nito ni Jandriel siguro pag natuloy yung laban ha. At ang gusto niya may mga audience pwedeng manood at nagme-make sense naman, mas maganda siguro talaga pag lalo itong ganitong kalaking laban yung may manonood at kumbaga may gagastos. Ibig sabihin din yan, alam mo ba ibig sabihin yan pare? Ibig sabihin yan pwede rin tayong pumunta sa Las Vegas, yes! At pwede siguro tayong maghanap ng sponsor dyan, baka may sponsor dyan panood na sa Las Vegas kung sakaling allowed. Anyway, meron akong favor sa inyo ha. Kaya ako ito ginawa itong video na ito may favor ako sa inyo. Alam ko sinusuportahan natin si Casimero, pero alam ko din na suporta kayo sa mga Filipino boxers natin ha. At hingi po ako ng suporta din sa isa pong Filipino boxer na tingin ko siya po ang makakalaban ni Naoya Inoue sunod. At ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi si Michael Dasmariñas. Michael Dasmariñas po, opo, hindi po siya taga Dasmariñas, Cavite, pero siya po ay Pilipino. Siya po ay actual taga Pili, Camarines Sur, yung mga taga Camarines Sur, dapat churbol na yung support niya. Basta mga Filipino po, supportahan po natin ha. Ito po ay sa mga hindi nakakilala dito kay Michael Dasmariñas, may record po siya na 30 wins, 20 by knockouts, dalawang talo, at isang tabla. At magaling din ito, 28 years old. Ha? Ang tawag po sa kanya, hot and spicy. Hot and spicy. Bakit kaya? Siyempre, taga Bicol. Siyempre. Alam mo, matagal ng number one ito, matagal ko na rin sinasabi, hindi lang napapansin. Sana po, matulungan po natin siya. Ha? At tingin ko siya yung mabibigyan ng unang oportunidad. Ang mahalaga dito, at least, Pilipino pa rin ang mga kalaban ni Naoya Inoue o ng Monster ng Japan. Sa ayaw nyo, at sa ayaw nyo, or kailangan gustuhin nyo, kasi Pilipino din naman to eh, at saka, alam mo, okay na rin yan, at kailangan din naman malagyan ni Naoya Inoue ng hot and spicy para mas masarap ang luto kung sakaling maglaban si Casimero at saka si Inoue. Pero, meron din itong, ano, itong hot and spicy Michael Dasmariñas, may panalo rin ito dito. Medyo mahirap, lahat naman ng mga kalaban nito ni Naoya Inoue, may hirapan talaga. Pero ang masasabi ko lang, baka mas pasarap yung pa ni hot and spicy ang laban. At comment nyo lang sana ng support lang po dito sa ating kaibigan na boksingero din na si Michael Dasmariñas. At ito si Michael Dasmariñas, hindi rin po ito basta-basta ha. At sana he get a crack at the title soon. Michael Dasmariñas versus Naoya Inoue for the bantamweight IBF. Number one po kasi siya eh. At yung tinatanong nyo sa akin, predation. Saka na ako magbibigay ng predation, ha? At ang gusto ko na lang, kayo ang mag-predict dito sa laban na ito. Pag confirm na, magbibigay ako ng prediction. Pero pag habang hindi pa, ito lang muna. Pero ano po siya? Mandatory ng IBF kasi number one siya. So, he could be the first one to get a crack next year dito kay Naoya Inoue. I-comment nyo lang kung ano sa tingin nyo ang mangyayari dito sa laban na ito, at syempre, yung prediction nyo, ha? Pao Salud, Pao Ka Sports, don't forget to subscribe, mga tol, okay? Salamat!
POWCAST SPORTS. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.